Weekend time! It's FSL time! Kaya naman, narito po muli ang pinakabagong FSL lesson sa araw na ito. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the FSL, just click here to subscribe! Kirby Fanatics, welcome back to my channel. And for today's video, ang pag-aaralan nga po natin uli sa araw na ito ay may kinalaman pa rin sa science. At ito nga po ay patungkol sa Earth and Space. Gusto ko lamang po kayong kumustahin. Kamusta na po ba ang bawat isa sa inyo? Nawa ay marami po kayong natututunan sa ating FSL lesson. Dahil Death Awareness Month nga po ngayon ay sana po ay marami kayong natututunan or marami kayong napupulot na aral dito sa ating FSL lesson na talaga namang naniniwala ako na magagamit ninyo sa darating na panahon or sabi ko nga, di ba, hindi nyo man magamit yan sa ngayon but alam ko po na time will come ay magagamit nyo rin yan sa pakikipag-usap ninyo sa inyong mga kapatid na deaf at sa ating mga kapatid sa deaf community dahil naniniwala din ako talaga na isang araw ay mapuputol natin yung language barrier between the deaf and hearing people. Kaya naman, ang wish ko talaga ay lahat ng tao ay marunong magsenyas nang sa ganun ay maiintindihan po natin ang sitwasyon ng ating mga kapatid sa deaf community. At kung ikaw nga ay isa pong science teacher at ikaw nga din po ay magulang na may anak po na deaf, so ang lesson na pag-aaralan natin today, sana po ay makatulong sa inyo at baka nga ito na nga yung lesson ninyo sa inyong school. Kaya naman, simulan na po natin ito. This is how we sign soil. Nakaganito pong inyong kamay, tapos iganito nyo lang, soil. Rock. Ganito po naman, ganito naman natin isisenyas ang rock. So naka-letter R kayo, tapos nakaganito lang yung isang kamay ninyo, tapos iganito nyo, rock. Minerals. Ganito po natin isisenyas ang minerals. Naka-letter M kayo, ilagay niyo dito, tapos ganito nyo, minerals. Minerals. Cloud. Ganito po naman natin isisenyas ang cloud. 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 Erosion. Ganito po natin isisenyas ang erosion. Nakaganito po kayo, tapos iganito nyo rin yung inyong kamay. Erosion. Weather. Dahil sa pabago-bago ng weather, ay ganito nga po natin isisenyas ang weather. Weather. Naka-double lang inyong kamay, tapos weather. Climate. Ganito po naman natin isisenyas ang climate. Naka-letter C naman kayo, tapos parang weather lang din siya, pero letter C. Climate. Ayan. Season. Season. Ganito naman natin isisenyas ang season, para lang din siyang weather at climate, pero naka-letter S naman yung inyong kamay. Season. So ayan, sa atin pong mga science teacher, sana ay matutunan po natin ang pagsisenyas na ito kasi magagamit nyo po talaga ito sa pakikipag-usap ninyo sa inyong mga deaf students sa inyo pong klase. Meteors. So meron pong dalawang variant ng meteors. Ito po yung variant 1 ng meteors. Ganito kayo, meteors. Meteors. Sundan niyo yung inyong mata at saka kamay, meteors. Yung variant 2 naman, wala na yung kamay niyo dito sa baba. Ganito na lang. Meteors. Meteors. Solar system. Ganito naman natin isisenyas ang solar system. Solar. Solar. System. Solar system. Galaxy.
Ganito po naman natin isisenyas ang galaxy. May variant 1 din po at saka variant 2 ito. So ganito po ang variant 1 ng galaxy. Galaxy. So kailangan naka-flat po itong kamay ninyo ha. Kasi di ba pag din siya flinat na nakaganto kayo, ito po ay cloud. So kailangan naka-flat yung inyong parehong palad para ganyan, galaxy. At ito naman yung variant 2 ng galaxy. Naka-letter G lang kayo, tas sa taas din, galaxy. Ayan, ikot-ikot nyo lang. Water cycle. Water cycle. So, water. Ganito po natin si Senyas, water cycle. Astronomy. 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 Parang study, tapos star. Global warming. Global warming. So ayun, at naisenyas na nga po natin ang Earth and Space. Ngayon naman, iibahin naman natin. Mag-fingerspell naman ako, tapos hulaan nyo rin po kung ano ba yung word na fingerspell ko dito sa Earth and Space na ating pong pinag-aralan ngayon. Tapos i-comment nyo dyan sa baba ha, kapag nahulaan nyo kung ano nga po yung fingerspell ko. Okay, simulan na natin. Ayun, at naisenyos na nga po natin ang Earth and Space dito po sa science subject na ito. Muli, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin ngayong araw. At sana nga po ay may natutunan kayo sa ating FSL lesson. At sana nga po ay magamit nyo rin po sa inyong paaralan, sa inyong subject, sa inyong klase, at maging sa inyong bahay. Maraming salamat po. See you all next time dito lang sa Curd TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!